Good day everyone. So, welcome back to my channel. And maraming salamat po dun sa mga nanood ng dalawang video ko na nang ina-upload. So, asahan nyo na itong mga ginagawa ko sa channel kong ito, sana po ay makakatulong sa inyo. Yung pong mga ginagawa ko, ang pinagkunan ko lang po is experience and research. Disclaimer lang po, hindi po ako professional farmer or kaya po ay bihasa sa pagtatanim. Ako lamang po ay nahihilig at kung ano ang makita ko or ma-research ko ay siya kong ina-apply. At kapag ito'y nakatulong sa aking pagtatanim or sa pag-aalaga ko ng mga halaman ay garantiyang i-share ko po ito sa inyo. So this is an evidence-based practice na pag-share ko sa inyo ng kaalaman at skills ko. Pasensya na kayo sa background kasi narito uli ako dito sa pinapagawa naming bahay. Update lang po, dumating na po yung mga pinto, itong tiles, itong Iliodoro namin. Gusto nyo po na makita nyo po ang video ng from una po kasi piggery to dapat magiging piggery and then naging mushroom house and then sa tulong ng aking architect na kapatid and aking mga magulang is pinagawa na naman po namin siya as studio type na house. So balik tayo. So tuturuan ko kayo today kung paano gumawa ng homemade pesticide. Wow! Kasi dahil nga maraming nakatanim na dito sa paligid, sa location namin, is hindi maiiwasan. Hindi maiiwasang mga te. Or dumating yung mga insekto. Hindi lang siguro mga beneficial insects, na katulad ng pollinators natin, mga butterfly, mga honeybees, kundi dumarating din sa punto na yung mga butterflies na yun is doon umiitlog sa mga dahon para lumaki yung caterpillar is kakain siya. So, isa sa mga napansin ko dito sa aking mga kamatis ay ang pagdami ng caterpillar. Hindi naman masyadong madami kasi ayos pa naman yung aking mga bunga. Kaso nga lang, may napansin ako na katulad noong first video ko na finiture ko yung aking maliit na kamatisan ay nakita nyo po na kinakain na yung mga bunga. So, para maiwasan po natin yun, tuturuan ko po kayong gumawa ng homemade pesticide. Ang tawag po dito ay horticultural spray. Horticultural spray. Wow! Or white oil. Wow! Spray. Bakit siya tinawag ng horticultural and white oil? Kasi ang mga ingredients po nila ay dishwashing soap, vegetable oil. And iba nating sukatan, ang pagsukat po natin is tasa. So, ito pong spray na ito ay hindi ko first time na ginawa. So, ginamit ko na rin po siya sa aking mga pananim na kamatis and then nakita ko po talaga na nakakatulong siya para maiwasan talaga ang pagdapo ng mga peste or kumakain ng mga insekto like caterpillars. Wow. And dito sa Batangas, ang tawag namin dun sa mabalahibong caterpillar, larvae form ng moth ay yung tilas ba? Ito po yung picture, yung tilas. So yun yung matinding ko nakita na kumakain ng mga dahon at mga prutas po. So nung in-spray ko siya, hapon po ako nag-spray para po tuyo. At tuyo yung mga dahon and adlimitan sa mga insekto is active sila tuwing gabi. So hapon ako mag-spray para kapag active time nila, hindi na sila makakadapo doon sa ating halaman. So, nung kinabukasan binalikan ko for 2 days, nakikita ko kasi na merong mga white fly na kalimitan na makikita natin sa mga kamatis
na yun yung nagpapakrumple po ng ating leaves. So, pag napeste ka ng whitefly, hindi tutubo ng ayos yung plant ng kamatis mo. Meron po na tayong tinatawag na millifly. So, nilalabanan din po nito yung mga millifly na ito. Yung sinasabi natin na anong term na ginagamit ng inay sa mga sa millifly? Dapulak. Wow. Ano, doon sa mga dapulak, kung sa mga Batangueño at mga Tagalog, kung naririnig niyo po yung word na dapulak, yun po yung maliit na mabalahibo na lumilipad din siya. I'm a tweet with a bird in a gilded cage. Tweet is my name but I don't know my age. Na kumakapit doon sa ilalim ng daon. Kalimitan sa mga gumamela plants ninyo at saka doon sa bayabas. Ano? So, with the use of this horticultural spray or white oil spray, malalabanan natin yung mga insects na yon. So, let's start! So, ang gagamitin po nating container ay itong ating pinaglamnan ng soft drinks. Ano? Pinaglamnan ng soft drinks. And ang ratio ko po, yung ratio, dahil ito naman po ay concentrated form, ihahalo ko pa po ito sa tubig. Ano? Pero sa ratio ko po is 2:1. Okay? 1 cup of dishwashing soap. Kahit anong brand. Shout out doon sa mga nanay na mahilig bumili ng bulk na sinasabi nila na oh my god. Yung mga Joy, ano. So, ito po. Yung nanay ko mahilig bumili noon. Ang dami, litro-litro. So, wow. Kung mapapanood ang nanay ko to, kinuha ko, ano, pero ibabalik ko rin. Ginagawa. And then, any vegetable form of oil. So, start na natin, ha? So, magpo-pour ako ng 1 cup of dishwashing soap. So, kung mapapansin nyo po talaga, is mamaya magpo-form siya ng white oil na tinatawag natin. So, we have 1 cup already. Yeah, ito po, 1 cup. So, 1 cup po siya. Sana hindi ako magkamusap. Yan na nga. Ulit. Na, lagay ko na po yung 1 cup of dishwashing soap. And then, 2 cups naman po ng ating vegetable oil. 2:1. No? Yung dishwashing soap at saka yung oil na pinagsama natin is isi-shake natin vigorously. Voila! Ito, nakabuo na po tayo ng white oil. So, this is a concentrated solution. And later on, ihahalo ko po siya sa 2 liters of water po. Doon po sa ating power sprayer. So, maglalagay na ako ng ating solution. One cup. Ito po ay depende po sa inyo, ha. Kasi yung akin, sapat na yung 2 liters. Yung mga tanim ko, kaya namang isprayan lahat. Pero ito, kung maliit lang naman po ang inyong ang taniman nyo po or ang garden nyo po, is makakatagal po sa inyo ng ilang gamit ito. And by the way, ang recommended kong paggamit nito is para ma-achieve mo yung result is once a week po ang pag-i-spray. Tapos another 1/2 cup. Unahin nyo muna maglagay ng tubig dito sa inyong power sprayer. Kasi kapag una nyo nilagay itong solution, mahihirapan ka magtanggal ng bula kasi ito soap-based po itong ating ginawang solution. Ano? So, para hindi ka na mag-awas-awas yung naawas na bula, unahin mo muna ang tubig and then magdagdag ka ng solution. So, mamaya, i-spray na po natin siya. Make sure na hindi po kayo mag-i-spray ng basa yung halaman. Oh no. So, yun na. Nag-focus na. So,
mag-i-spray po kayo ng hindi basa ang halaman. Hindi basa po. Ano? Para po mas kumapit po yung ating solution. So, ito na po. Make sure kahit yung prutas ay ma-coat, okay lang po. Ito yung example sa sobrang daming nangitlog dito na butterflies. Thank God, konti lang kasi we have 74 plants of kamatis and halos lahat naman namumunga. And ito nga, napansin namin na meron nangang nangangain katulad this one, caterpillar. May sprayan ko na siya. Tingnan natin kung buhay pa. Patay na? Patay ka na ba? So, namatay yung caterpillar. Nasa dalawa. Dalawa pa lang yung nakakain. So, right timing na rin kasi bago lumaki yung mga caterpillar, is nare-resolbahan na natin with the use of white oil spray. Ito po yung sinasabi ko sa inyo na itlog ng caterpillar. Itlog ng paru-paro at saka po moth. Ano po? So kapag ito napisa, bubuo po yung larvae ng butterfly or moth. So kung mapapansin nyo po, para siyang buto ng kamatis na po. Once na nakakita po kayo nito, tanggalin nyo na po. Ano, pagpasensyahan nyo na po yung kuko ko. So, i-sprayan ko rin po itong tinanim ko po na ube. Kasi kita nyo naman, yung dahon niya kinakain na ng mga insekto. So, nakita na po natin yung nangangain dito sa dahon po ng ube. So, makikita nyo po dito. Nagpipilantukan na siya sa loob. So, isprayan natin siya. Sana huwag malaglag. So, another caterpillar. Another caterpillar po na nangangain. And after po ng several seconds, wala! Wala! Ang lintris na caterpillar po ay mukha pa haya, dapat patay ka na. Okay, patay na siya. It shows na effective po talaga yung ating horticultural spray. Pwede po siyang gamitin sa kahit anong plants. Ano po, in this case, kamatis at saka sa ube. At kita nyo naman po itong ube po natin. Kung gusto nyo po ng video kung paano magtanim po ng ube, is comment down below na lang po. At saka comment down below kung ano po yung mga gusto nyo pang malaman. Ito pa po yung ube plants po natin. Ito po yung ube plants. After 6 months po, gagawa po ako ng video. Harvesting na po kasi. Tapos na po tayo mag-spray ng ating white oil pesticide. Uwi na po ako sa amin. Pero soon, dito na ako magstay. And so, effective po siya to prevent and to kill those pests ng caterpillar, whitefly. Huwag po kayo mahihiyang mag-comment kung meron po pa po kayong mga iba't ibang mga practices. You can share it with me. Eh, kasi ako, nagsisimula pa lang din ako ng itong enjoyment ko sa pag-garden at saka pag-farm, ay huwag po kayong mahiya na mag-share po ng inyong best practices. So, comment down below lang po and don't forget to subscribe to my channel. Maraming salamat sa panonood. Goodbye!